Simulan natin ang bawat umaga sa panalangin. Pasasalamat. Pag-asa at sa salita ng Diyos. Dito lang sa Daylight Devotion. Blessed morning sa ating mga ka-daylight. Ako po si Pastor Charles Kevin Poblete from the Four Square Gospel Church, Binian National Highway, City of Binian, Laguna. Start your day right, mga kapatid. Simulan ito sa pananalangin, pasasalamat, pag-asa, at sa salita ng Diyos, dito lang sa Daylight Devotion. Araw-araw tuwing alas 8 ng umaga sa Light TV Channel at sa ating Facebook Live sa Light TV God's Channel of Blessings Facebook page. At mapapakinggan din tayo sa DWZB 91.1 FM sa Palawan at DZJV 1458 Radyo Calabarzon. Magandang umaga po sa ating lahat. Isa na naman pong napakagandang araw ang pinagkaloob po sa atin ng ating Panginoon dahil tayo po ay pinagpala at tayo po ay nabubuhay pa. Hindi ba po napakasaya na sa bawat pagising po natin ay lagi po tayong mayroong pag-asa at lagi po nating mararanasan ang gagawing maganda ng ating Panginoon. So magandang umaga po sa ating lahat. Para po sa ating devotion for today, ang ating pong topic is all about relationship with God. Ang pagkakaroon po ng relasyon sa Panginoon. Tayo po ay sandaling yumuko at manalangin. Dalangin ko, Panginoon, na samahan kami ng iyong banal na Espiritu sa aming pong pag-aaral ng iyong salita sa araw na ito. Dalangin po namin na kami po ay mapagpala, Panginoon, ang aming po mga viewers and listeners, Panginoon, ay pong patuloy na kausapin sa pamamagitan po ng pag-aaral po ng iyong salita sa araw na ito. At dalangin po namin, Panginoon, ang aming po mga lumang kaisipan at lumang gawi ay maituwi at mabago, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong pong mga salita. Salamat, Panginoon, na sa iyo po namin pinagkakaloob ang lahat ng bagay na ito sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and Amen. Ang pinakamasaya at ang pinakamasarap po na relasyon ay ang pagkakaroon po ng relasyon sa Panginoon. So basahin po natin ang ating pong verse for today. Makikita po ito sa John chapter 15 verses 4 to 10. Let us open our Bibles to John chapter 15 verses 4 to 10. At akin po itong babasahin sa New International Version. John chapter 15 verses 4 up to 10. Sabi po, verse 4, "Remain in me as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. Verse 5, I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Verse 6, if you do not remain in me, you are like a branch that is thrown away and withers. Such branches are picked up, thrown into the fire, and burned. Verse 7, if you remain in me, and my words remain in you, ask whatever you wish, and it will be done for you. Verse 8, this is to my Father's glory, that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples. Verse 9,
As the Father has loved me, so I have loved you. Now remain in my love. Verse 10, if you keep my commands, you will remain in my love, just as I have kept my Father's commands and remain in His love. Pagpalain po ang pagkakabasa po ng salita ng Panginoon. Now, the scripture that we have read talks about having a relationship with God as the source of everything and the evidence of being a follower of Jesus and His disciples. Sa ating pong devotion for today, ay we will talk about on having a relationship with God or a connection with Him. So today we will build, we will establish, and we will strengthen our connection to Him. Na-imagine na po ba natin na ang ating pong mga buhay nang wala pong Panginoon? Minsan po ba ay dumating na po sa ating karanasan na tayo po ay nabubuhay nang wala pong Jesus sa ating mga puso? Sabi po ng iba, kung tayo po ay walang Panginoon, ang kanila pong buhay ay masalamuot, ang kanila pong buhay ay malungkot, madilim o walang kapag-apag-asa. Ngunit kapag tayo po ay meron pong Jesus, meron pong relasyon sa Panginoon, kahit po na tayo po ay sinusubok ng pagkakataon, tayo po ay nananatiling masaya at tayo po ay nananatiling pinagpala. We all know that Jesus is the source of all the things we need. And without Him, paano na po kaya ang ating mga buhay? Kamusta po ba ang ating relasyon sa Panginoon? Tayo po ba ay close sa Panginoon? Tayo po ba ay madalas po na nakikipag-usap sa Kanya? O nakikipag-usap lamang tayo dahil tayo po ay meron pong problema, may pagsubok at may pangangailangan? Tayo po ba ay mainit sa Panginoon? O tayo po ay nanlalamig? At nanlalamig din po ang ating relasyon sa Panginoon. Kayo lamang po ang nakakaalam ng estado ng iyong pong relasyon sa Panginoon. Ito pong devotion ay para sa atin upang mas mapagtibay, mapahalagahan at mapasarap po ang relasyon natin sa Panginoon. Balikan po natin ang ating pong binasa na verse. Sabi po sa verse 4 ay remain in me. Remain in me. It means manatili ka sa Panginoon. Kumapit ka sa Panginoon. Kumapit ka sa source. Kung gusto po nating mabuhay, kailangan tayo po ay meron pong connection sa Panginoon. Para lamang po yan isang appliance. Kahit gaano pa po kaganda, kahit gaano pa po katibay, kahit ano pa pong brand ng isang bagay, kung hindi po natin ito isasaksak sa power source or sa power supply, yan po ay mananatiling walang silbi at wala pong pakinabang. Katulad po natin, kapag tayo po ay wala pong relasyon sa Panginoon, kahit gaano pa natin po pagandahin ang ating buhay, kaano pa po natin ayusin ang ating buhay, kung wala po tayong relasyon sa Panginoon, tayo po ay walang silbi at tayo po ay patay. We should remain in the Lord. Tayo po ay dapat may relasyon at connected sa Panginoon. At bilang assurance po ni Jesus, ang sabi po niya ay, I also remain in you. He is with us. Jesus is in us. He is Emmanuel. Now, if you remain in Him and Jesus is in you, you will bear much fruit.
ikaw po ay mamumunga in all that you do. And sabi po sa verse 5, I am the vine. You are the branches. So again, it shows the relationship and the connection between us and God. If there's a connection, you will bear fruit. Buhay ka. At kapag wala po tayong connection sa Panginoon o relasyon sa Panginoon, you can do nothing. Verse 6 shows what will happen if we don't have relationship with God. Ano nga po ba ang mangyayari sa ating pong mga buhay kapag wala po tayong relasyon sa Panginoon? Ang sabi po sa verse 6, if you do not remain in me, you are like a branch that is thrown away and withers. Such branches are picked up, thrown into the fire, and burned. Pag wala daw po tayo sa Panginoon, tayo daw po ay parang mga sanga ng isang halaman na yun po ay tinatapon po. Sabi po sa, according po sa mga plantitos and plantitas, kapag ang sanga daw po o ang branch ng isang halaman ay kapag ito daw po ay nabubulo o hindi na po namumunga, hindi na po ito inaalagaan pa. Hindi na po ito dinidisplay pa, hindi na po ito pinapaganda pa, hindi na po ito aayusin, kundi ito po ay puputulin at itatapon na lamang. Dahil ito po ay nabubulok, wala na pong tubig na dumadaloy, even wala na pong sustansya. Kaya po ang gagawin po dito, ito po ay puputulin dahil ito po ay patay na. Same thing with us. Kung tayo po ay walang relasyon sa Panginoon, tayo po ay patay. Sabi po sa verse, thrown into the fire and burned. Susunugin sa dagat-dagatang apoy. Now in verse 7, it says, remain in me and my words remain in you. Ask whatever you wish and it will be done to you. Napakaganda po ng verse na ito na kapag tayo daw po ay nananatili sa Panginoon at ang Panginoon ay nananatili sa atin, hilingin natin ang ating mga kagustuhan sa Panginoon at ito ay Kanyang ipagkakaloob. This, once again, talks about the benefits of having a relationship with God. Ito pong binasa natin, it talks about having the connection with the source. Amen po? Try to imagine this. Imagine it po natin, God is the owner of the biggest mall. God is the owner of the biggest department or the grocery store. Nang lahat po ng ating pangangailangan ay naroroon. Now, kung wala po tayong relasyon sa Panginoon, wala po tayong relasyon sa may-ari ng bagay na yon, you have no right to ask what you wish and what you need. It is impossible for a stranger to ask a favor or something. At maririnig natin ang katagang, sino ka o kaano-ano ba kita? So first and foremost, you have to have a relationship with God. Dapat tayo po ay meron pong relasyon sa Panginoon. Now, the bad news is, nasira po ang ating relasyon at ang fellowship sa Panginoon because of our sins. Tayo po ay noon, napakaganda po ng relasyon at fellowship sa Panginoon. Ngunit nung pumasok po ang kasalanan, nasira po ang ating relasyon sa Panginoon. Sabi po sa Romans chapter 3 verse 23, for all have sinned. Wala pong pwedeng makapagsabi na ako ay perpekto, hindi ako nagkakasala. Kundi sinabi po sa Biblia, for all have sinned and fall short of the glory of God. Now because of that sin, nasira po ang ating relationship sa Panginoon.
And that's the bad news. Now, meron pong good news. If there's a bad news, then there's a good news. Ang good news po, Jesus took the sin of mankind. He died on the cross for us. That instead of us na ipako at mamatay sa krus, si Jesus ang namatay para sa atin. There is an exchange of position. Meron pong substitution na nangyari. Sabi po sa Romans chapter 5 verse 8, but God demonstrates His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Si Jesus po ang namatay para po sa atin. Now, ano pong ating kailangan gawin upang tayo po ay magkaroon po ng relasyon sa Panginoon? First is you have to realize and admit that you're a sinner and in need of saving. Ask Jesus to forgive you. Kailangan nating mag-repent. You must repent. Repent means to turn back or to turn away to what the Bible calls a sin. Now, if you wish to be alive again and to have a relationship with God, you have to accept Him as your Lord and personal Savior. Accepting Him doesn't mean that you will not sin anymore. Tayo po ay nasa katawang lupa. Tayo po ay magkakamali at tayo pa rin po ay magkakasala. But once you accepted Him being your God, being your Lord and Savior, you will strive and do your best to live a life that is pleasing to Him. At yun po ay sa pamamagitan po ng biyaya ng Panginoon. Hindi po dahil sa tayo po ay magaling, hindi po tayo sa dahil tayo po ay nagmamarunong, kundi ito po ay dahil sa biyaya ng Panginoon. So, we have to build a relationship with God. Magkaroon po tayo ng relasyon sa Panginoon. Now, kung tunay na naintindihan mo ang ating devotion for today at nais mong magkaroon ng relasyon sa Panginoon, nais mong mabuhay, nais mong tanggapin si Jesus at gawin siyang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay at kaluluwa, tama po ang iyong desisyon. At nais ko po na ikaw po ay anyayahan at sumunod sa maiksing panalangin ito. Nais ko po na ipikit mo ang iyong mga mata at sumunod sa aking panalangin. Let us pray. Panginoon, alam ko na ako'y makasalanan at nananatiling patay sa aking spiritual na buhay. Humihingi ako ng kapatawaran sa aking mga nagawang mali at kasalanan, at hinihiling na maranasan ang buhay na wala hanggan. Tinatanggap kita bilang aking Diyos na tagapagligtas at tumubos sa aking buhay mula sa kasalanan at kamatayan. Kinikilala kita bilang Diyos at nagmamay-ari ng aking buhay. Tulungan mo ako na talikuran ang mga mali at lumang buhay at mamuhay ng naayon sa iyong plano at nais. Salamat, Jesus, sa buhay na walang hanggan. Ito ang aking panalangin. Sa pangalan mo, Jesus, amen and amen. Ako na lamang po ang mananalangin. Salamat po, Panginoon,
sa amin pong pinag-aralan na iyong salita sa araw na ito. At dalangin po namin na hindi lamang po ito narinig, kundi ito po ay tinanggap namin at ito po ay amin pong isa pamuhay. Nais namin, Panginoon, na kami po ay magkaroon ng relasyon sa iyo. At dalangin po namin na sa pamamagitan po ng tulong mula sa Banal na Espiritu, ay kami po ay magkaroon po ng relasyon sa iyo, Panginoon. Dalangin ko po, Panginoon, na sa mga oras na ito, simula sa araw na ito, ay kami po ay mamumuhay ng meron pong koneksyon at meron pong relasyon sa iyo, Panginoon. At gagawin ko ano po ang iyong nais at plano sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon, sa aming salita na natanggap mula sa iyo, Panginoon. Sa iyo po ang lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and Amen. Kung tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, ikaw ay mayroong relasyon sa Panginoon. At upang mapagbuti ang iyong relasyon sa Panginoon, ay ikaw po ay laging mananalangin, ikaw po ay laging mag-aaral ng kanyang mga salita sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia at ang pag-attend ng Bible Believing Church upang lumago ang iyong pananampalataya at ang relasyon sa Panginoon. So muli, ako po si Pastor Charles Kevin Poblete from the Four Square Gospel Church, Binian National Highway, City of Binian, Laguna. Patuloy po nating subaybayan ang programa Daylight Devotion. God bless you more! Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of men, you were here before the world. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what your worth. Crucified, made by
Simulan natin ang bawat umaga sa panalangin. Pasasalamat. Pag-asa at sa salita ng Diyos. Dito lang sa Daylight Devotion.